Welcome po muli sa aking channel. Sa mga SSS members na nagnanais magpunta sa any branches ng SSS, alam niyo po ba na pwede na tayong mag-set ng appointment sa any SSS branches para sa mga transaksyon na nais natin mayayos kung paano. Ito ang aking ibabahagi ngayong araw. Kung interesado ka, let's start na sa aking munting tutorial tips para po sa lahat. Ano ba ang advantages ng online appointment? Dito ay mas less hassle po tayo sa oras at araw. Mas mabilis tayong matatapos at priority din tayo sa mga transaksyon na nais natin isettle o itransact. At pwede pa tayong makabalik agad sa ating mga offices once matapos na, kung ready ka na. Let's start! Paano mag-set ng appointment sa SSS Online Services or how to set SSS Online Appointment for the year 2023 steps by steps sa pag-online aking ibabahagi. Bago po tayo mag-start, just make sure po na meron na po tayong SSS Online account. Sa mga wala pang account, pwede niyo po itong panoorin para may guide kita sa tamang proseso ng pag-register online. Let's start! Una, i-open po natin ang Google Chrome. At i-type po natin ang SSS Member Login. I-click po natin ito. Once maklik na po natin, i-type na po natin ang ating user ID at password para maka-access tayo sa ating account. Once nakapag-login na, i-close lang ang mga notification na nag-pop up. Click lang maybe later. Then close the pop-up messages. Makikita nyo na po dito ang lahat ng SSS menu na pwede natin ma-access. Anyan po ang members information. Dito po tayo magre-request if gusto natin magpalit ng address o number, mag-change password, employment history, at ang pag-set ng appointment. Then, andyan ang inquiry para makita natin ang contributions at loan history. Benefits menu kung saan makikita natin ang iba't ibang SSS benefits. Ang loan menu para naman sa loan application at history natin. Ang services kung saan pwede tayo makapag-access online ng ating UMID, disbursement bank module, request for membership records, at ang PRN na need natin sa pagbabayad. Since nais natin mag-set ng appointment, balik po tayo sa members menu at i-click po natin ang appointment. Makikita nyo po dito ang purpose ng appointment natin, region, SSS branch, at ang appointment date. Sa purpose, makikita po natin dito ang mga iba't ibang transactions or problema na na-encounter po natin sa ating SSS benefits tulad ng maternity, sickness, retirement, ACOB compliance, death at funeral benefits at marami pang iba. Maging kung halimbawang may problema tayo sa ating contributions, sa ating loans application at maging sa membership problem na na-encounter po natin. Pipili lang po tayo ng isang transactions dito para sa ating pag-online appointment. Halimbawa, kailangan natin magpunta sa SSS branch dahil sa ACOB compliance ni mother o ni father. I-click lang po natin ang ACOB compliance, tapos choose lang natin if NCR tayo nakatira. Then, pili tayo ng SSS branch na mas accessible sa atin once nakapili na tayo ng branch. Lalabas naman ang date available para sa ating appointment. Pili lang po tayo kung kailan nyo nais na magpunta. Makikita natin dito na wala ng schedule for August, September na ang may open slot.
pili lang tayo. Kapag nakapili na tayo, lalabas naman ang time o oras kung anong oras tayo pwede magpunta sa araw na napili natin. At ang concern natin o yung problema o transactions na nais natin kaya tayo pupunta sa kanilang branch. I-type nyo lang po dito ang nais nyong ipagawa o ipaayos. Then kapag okay na siya, click Submit Schedule para ma-receive na ni SSS. Just make sure na makapunta po kayo sa araw ng iyong schedule. Dahil kapag na-late po tayo ng oras ng pagpunta ay maghihintay po tayo ng matagal. Halimbawa sa concern natin, ay may problema pa rin ang ating ACOP compliance. I-type lang po natin na need nyo po lamang malaman ang status ng ACOP compliance if approved or may problema pa rin. State nyo po kung kailan kayo nagpasa at kailan na-receive ni SSS at bakit until now ay wala pa rin pumapasok sa inyong bank account. Ito po ay sample lamang. Or pwede naman be specific na lamang para mas simple. Just make sure na mag-set po tayo ng appointment base sa last digit po ng ating SSS number para sigurado lang po na hindi ma-cancel ni SSS ang ating transactions at masayang din ang ating pagod. I-check niyo po lamang ang last digit ng inyong SSS number at yun po ang magiging basehan po natin sa schedule. Halimbawa, if ang last digit po natin is 1 or 2, magpupunta po tayo sa SSS tuwing Monday lamang. And so forth as based sa nakikita niyo po sa screen. That's it. Sana ay nakatulong po ito sa mga nagnanais na magpunta sa SSS branch. And yet ayaw makaranas ng mahabang pila para lamang ma-accommodate. Just wait for more online tutorials coming up. Thank you so much for always supporting and believing on my talent. And share it to everyone who needs, and I want to help too.